danger levels. Dito na raw pumapalo ang heat index sa Pilipinas at iba pang bansa sa Southeast Asia. Paano nga ba nakakaapekto ang heat index sa ating katawan? Here's what you need to know. Ang heat index ay tumutukoy sa nararamdamang init ng katawan ng tao. Ito ay nasusukat sa pamamagitan ng temperature at relative humidity o dami ng moisture sa hangin. Kapag mas mataas ang temperature at relative humidity, mas tumataas ang heat index. Yung heat index po ay totally different dun sa tinatawag natin na body temperature na ang normal ay 37 degrees. Para mas maintindihan, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kapag mataas ang temperatura sa isang lugar, mas nakararamdam ng init ang ating katawan. Kaya naglalabas ito ng pawis para mag-cool down o maibsan ang init na nararamdaman. Kapag nag-evaporate ang pawis, gumiginhawa naman ang pakiramdam. Pero kung mataas ang relative humidity o marami ang moisture sa hangin, napipigilan nito ang mabilis na pag-evaporate ng pawis. So nag-accumulate po yun, dumadami po yung pawis na nalilinis natin. And then sobrang malinsangan po yung nararamdaman natin, yung nadadamang init natin ay grabe, yun po yung heat index. Matinding init na naman ang nararanasan ng ilang lugar sa bansa ngayong araw. Muling sumampa sa 48 degrees Celsius ang pinakamatinding damang init ngayong araw sa bansa. Araw-araw laman ng balita na umaabot na sa dangerous levels ang heat index. Ano ang ibig sabihin nito? May kaakibat na epekto sa katawan ng tao ang taas o baba ng naitatalang heat index sa bansa. Dangerous level na maituturing ang heat index sa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius. Posible ang pagkakaroon ng heat cramps, pagkahilo at heat stroke kung patuloy ang exposure sa kondisyong ito. Kung mas mataas naman sa 52 degrees Celsius ang heat index, gaya ng 55 degrees Celsius na heat index sa Dagupan City noong 2022. Maituturing na itong extremely dangerous. Mataas na ang tsansa ng pagkakaroon ng heat stroke. Mahalaga po na naiintindihan natin yung heat index na concept and yung categories dahil ito po yung makakatulong sa atin para malaman natin, ito yung indicator kung na-expose tayo directly sa sunlight. Tapos medyo makakaramdam na tayo ng tagaktak na pawis, tapos medyo nahihilo na tayo, parang nahadidehydrate na tayo. Pag mga ganong time na po, dapat po magsimula na tayong gumawa ng hakbang para maiwasan po yung further health illnesses or health-related na maaaring negative yung maging resulta sa ating katawan. Ayon pa sa PAGASA, may ilang factors din na nakaapekto sa temperature at relative humidity na makapagpapataas din ng heat index sa isang lugar. Gaya na lang ng elevation. Kung mas mababa ang elevation o iyong mga nasa low-lying area, mas umiinit ang temperatura, tulad ng Maynila na 13 meters lang above sea level. Best example nito, I think yung sa Baguio, which is around 1,500 meters po yung elevation. So relatively talaga pong malamig yung temperature na makukuha nila as compared sa mga low-lying areas. Prone din sa mataas na relative humidity ang mga lugar na malapit sa coastal areas o sa bodies of water. Mas matataas din ang temperature na naitatala tuwing hot dry season o mula Marso hanggang Mayo. And according po sa climatological analysis natin ng heat index and yung temperature, nag-start na po talagang tumaas yung temperature pagpatak ng March. Then patuloy po siyang tataas towards April at yung ang pinakamatataas na heat index values natin ay na-observe natin usually during month of May. May malalaking atmospheric systems din na nakaapekto sa init ng panahon sa bansa. Gaya ng umiiral na ridge ng high pressure area sa ilang bahagi ng bansa. Kapag high pressure area po kasi, nasusuppress po nito yung convective activity or yung pagka-form ng mga kaulapan natin. Ibig sabihin, yung rainfall ay less likely to happen yung mga pag-ulan kapag may high. And also kapag may high pressure area, since walang ulan, mas mainit po yung na-experience natin dahil direct yung sunlight dun sa ground natin at walang harang. Like kapag may cloud, syempre hindi masyadong maiinitan yung surface natin. Ayon sa PAGASA, posible pang makaranas ng matataas na heat index hanggang Mayo. Dagdag pa riyan ang nararanasang El Nino at tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa.
yung effect po sa atin ng El Nino ay less rainfall and higher temperature, mas maiinit na temperatura. So, ang contribution naman po nito, kung dadagdagan pa natin na ganitong season, March, April, may mainit na talaga, plus yung effect ng El Nino, mas mapapataas pa po talaga niya yung bukod sa temperature but also yung heat index measurements natin. Para makaiwas sa heat-related illnesses, narito ang ilang paalala ng mga eksperto. Hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay at iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan namang lumabas, gumamit ng sunblock, payong o magsuot ng sombrero. Magsuot din ng mga lightweight at comfortable clothes. At palaging uminom ng tubig para hindi ma-dehydrate.